apoy apoy nag-aapo na dyan. At hindi lang ako ang gusto magsalita ng ganito. I can eat. Marami po. I hindi naman siguro magagalit sa akin na may mentionin ko yung pangalan ng at least isa sa mga nakasama ko. Si Alex, no? Si Alex Arellano. Sabi niya, Kapiter. Kasi kinausap ko siya. Nakipag-usap ako sa mga kasama ko. Pinagandaan ko. Sapagkat alam kong ako'y aatakihin. Sabi ko, alam ko, ito gagawin ko, ha? At susunod kayo, ha? Natatanda na natin, ang tatanga pa rin natin. Sabi ko, hanggang ngayon, we are living in lies and deceit. Ha? At yung mga bata, patuloy pa rin na narinigro. Ako, napapanood ko sa SFN ay yung mga magulang na umiiyak at may isang ina. Sabi niya, paano? Tinanong siya ni Dr. Paano maging panasipin? Masaya. Paano maging masaya? Samantalang yung anak ko ay nasa pabundukan. Yes. Paano ko makatanggap na lang ako ng text na yung anak ay patay na? Hindi niya, I am 73 years old, man. I am a senior citizen. And at this age, I still have my own problem para sa ganyan lang. Dapat matigil na. Pasensya na po kayo. No? Pasensya na po talaga kayo. Yes! Yung panahon ko. Ako na lang. Ayaw kong idamay yung mga ibang kasama ko. Baka mamaya makatanggap ako ng mga text-text na pare, problema mo yun. Bakit tinadamay mo kami? Ako, bilang naging bahagi ako ng kilusan ng araw, na naniniwala ako na yung mga pinagagawa namin ay malaking dahilan. Nakatulong na mabuti kung paano na ibagsak ang gobyerno ni President Ferdinand Marcos noong 1986. Ngayon, ang akin pong nalalabing buhay sa pag-uusap namin ni Ka Eric, natutuwa ako at meron ganitong kadre, no? na nagdesisyon, ano? ng bata pa, maaga-aga pa. No? At malaking bagay sa pinanunood ko siya sa mga pagsasalita niya. At ito ang aming ilulunsad. This is not a one-shot deal. Gusto ko naming maglunsad ng kilusan. Kilusan ng pagtutumpak ng kasaysayan. Yes! Yes! At iba pa sa atin na tayo daw ay we are revising history. Mga revisionist na tayo, legend. Sila. No? Bakit ayaw nyo aminin na yung Plaza Miranda ay ginawa ng Comins Marco de Milpe? So bakit? Natatama pa kayo? Hanggang ngayon, pinaniniwalaan ang mga bata yan. Hanggang ngayon. Bakit sa Turo Campo? Ipaliwanan niya. Bakit yung mismong bayaw niya? Si Big Malay. Sayang at si Big Malay ay yumango na. One year ago. No? Ang hindi ko po nakituloy kanina ay yung kwento ko sana, briefly, gusto kong balikan na nung kung bakit ako hindi natuloy mag-testify sa Senate na pinatawag ni Senator Salonga. Kasi kinausap sila si Senator Salonga. Ang bili ni Senator Salonga during the Senate hearing, huwag ninyong babanggitin ang pangalan ni Ninoy Aquino. Yan ang bili ni President Cory. Hindi po chismis siya. Ako, hindi ako kinausap ni Senator Salonga. But I'm telling you, hindi chismis yan. Kasi may magpapatunay nitong sinabi ko, buhay. At kung ako'y itidimanda ng mga Aquino, ng whatever, hindi naman siguro ng lying ni Senator Salonga, pero sinabi ko niya, hindi sa pagtatakip, kundi siyempre presidente. Pag binili ng presidente, and again, sadly, kinomplain, ano, yung resulta ho ng Senate hearing ay sinabit sa DOJ. But it was dismissed. Napagkat nung panahon na yon, ang DOJ secretary, siyempre, I think
ako hindi po ako nagkakamali ay ang kaibigan kong si Bebot Bello. No? Pasensya na ka, Bebo. Talaga naman po naging BFF na si Oma. Dating si BP yan eh. Kaya ako po ay, nung panahon ni President Duterte, naging consultant ako sa OPA pa noon. Yung Office of the Presidential Advisor of Peace Process. Nung panahon, biglang pinakawalan sa hawla na parang nagtakbuhan ng karantaya mo ngayon, nag-uunahan, nagpunta sa Utrecht, I was asked by Attorney Justice Reza na Peter, sama ka, sabi niya. Sabi ko, at baka gulo ako sa usapan. Parinig lang ni Joma, pangalan mo, mag-init na ang kulit niya. Pero talaga akong walang mangyayari. At ngayon, napakaganda ho ng direksyon ng gera, napakagaling ng LCAP. Napakagaling ng LCAP, no? Ngayon, lastly, bibigyan ko ng diin at uulitin ko ho, yung paghingi ko ng pangmansin talaga. At naniniwala ako ng mga susunod na mga kasama ko na gustong humingi ng pangmansin sa pamilya Marcos. Ito po, personal ko. Ka-Eric, mukhang si Ka-Eric may gustong sabihin yun din. Alam mo mag-response si Senator Ivy. I would like to take this opportunity, very historic point. No? Sir. I-recognize ko po ang aking mga kasamahan, hindi lang po ako nandito, at si Ka-Peter. Yes. Ay tinatawagan ko po ang mga former CPP, NPA, NDF members and officers. Dito po, tumayo po tayo upang makaharap po natin ang lumapit po tayo lahat dito. Minsan na po ito mangyari sa kasaysayan natin. Dito po sa likod na ito. Kainer, pakibilisan na po natin. Gagawin po salita si Senator Ivy. Dito po, double-time po tayo para mas mabilis. Magagaling po ito sa Central Luzon, sa Northern Tagalog area, and dito sa NCR, kasi mga Mindanao na mga kadre ay nasa regions na. So, nandito po sila. Sampai jumpa di video selanjutnya.